Hi, Angels of the Spirit. Welcome to Lodge and Sarah. And today is Reading Collective Energy. Ayan. So, yung title po natin is, ano nga ba yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Kung wala ka ng contact, no communication, di ka nakikita, di siya nagre-reach out sa'yo. So, ano yung iniisip niya sa'yo ngayon? At kung iniisip ka ba niya? So, doon po sa mga hindi pa po naka-subscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. Doon po sa gusto magpa-personal reading, magpa-private reading, wala pong walk-in ha, online lang po. At saka doon po sa mga gusto magpagawa ng kahit anong klaseng ritual, nasa description box po yung link kung saan niyo po ako pwedeng kontakin. Again, inuulit ko po, wala pong walk-in. Okay, online lang po tayo, online. Ayan, so yung ano nga ba, o iniisip ka nga ba nung person mo ngayon, kung wala kayong, di kayo nag-uusap, di kayo nakikita, di, dun sa mga no-contacto, ano nga ba, o iniisip ka nga ba niya, at kung ano yung iniisip niya sa'yo, yun yung aalamin natin. Ayan, so sa situation, challenge, advice, and outcome, ito, general reading, collective energy. So tingnan natin kung ano yung mga energy na makukuha natin dito. Ayan. So iniisip ka ba ng person mo at kung ano yung iniisip niya sa'yo? Kung iniisip ka niya, some of you is yes ang sagot ko doon. Sa situation nila, sa situation nila, some of you kasi meron kayong anak dito, some of you wala naman. Okay? Pero, yung iniisip, yes, some of you may nababaiba ko dito na yung person ninyo is isolated. Ibig sabihin, mag-isa lang siya, pero malalim yung iniisip. Yun yung nasa situation niya. Kahit na nag-a-unwind siya, nagta-travel, pumupunta sa kung saan-saan, or na pumupunta siya sa outing, or nagta-travel siya across the water, ganyan, yung mga ano, kunyari, sa beach, ganyan. Sample yun, pero yun yung nababibe ko, no, some of you. Yan, so nakikita ko naman, iniisip nila kayo, pero gusto muna nila mapag-isa. Some of you naman talaga surrender na. Kaya no contact, kasi yung iba, ang issue, pera, ayan. Kaya yung iba, sumurrender na. Feeling nila, ano to, yung tinitipid or pinagkukuriputan, ano yung pangalan nun? Yun, so ganun. Parang hindi nyo naibigay ng sapat o ng tama yung kailangan nila. So, yun talaga, sumurrender na. So, some of you kasi, yung nakikita ko dito, yung reason kung bakit ayaw kanyang kausapin o hindi kayo nag-uusap at nakipag-iwalay siya sa'yo or break. Kasi nga, financial problem. Ayun, materialistic, some of you, may nakikita ko dito na mas importante sa kaniling sarili nila. Ayun, mas gusto nila na yung maibigay yung needs nila. Yun yung nakikita ko dito. Ayun, kumbaga, at saka yung iba kasi nakikita ko dito, ayaw nila ng ano, yung mabunga nga ba. Siguro ganun kayo, kaya ayaw niya ng binubungangaan siya. Ganun. Ayaw niya ng na lagi siyang sinesermonan o pinagagalitan. Yung iba naman dito, ayun, may nag-walk out, umalis, naglayas. Pero meron dito ako nakikitang nanunuyo ulit. Yun. At meron naman ako nakikita dito na emotional pero gustong mag-meditate. Ganyan. Tapos sa movie naman,
Kaya tuluyan na talagang tuluyan na talaga siyang umalis o hindi na babalik ganun. Kasi nga pera yung issue yun. Pera yung kailangan niya. Okay. So merong hiwalay talaga akong nakikita dito. Break. As in break. Pero may chance na magkabalikan kayo nito kasi pwede nyo silang ipa-ritual. Gaya ng mga, ayan, yung mga pinapakita ng mga ito. So, ibig sabihin, kung gusto mong magkabalikan kayo, why not na gastusan ninyo, gawin nyo to, kasi yun yung in-interpret ng card. Or suggestion or advice nitong card na pwedeng gawin para magkabalikan kayo ulit. Pero nasa sa inyo yan. Doon sa tanong, kung iniisip niya kayo, oo, iniisip nila kayo. Sometimes, oo. Pero mas madalas na nililibang niya na lang yung sarili niya kaysa yung isipin kayo. Yun yung nakikita. Ay, sorry, nagalaw. Yun yung nakikita ko dito. Ayan. So, ano pa yung iniisip nila sa iyo? Or meron ba siyang action na gagawin para sa iyo? Gaya na sinabi ko kanina, may option ka, may chance na magkabalikan kayo kung gagawa ka ng action. Ano yung action na yun? So, eto. Sabihin, ritual yan. Ritual na pwede mong ipagawa sa situation mo. Yun yung pwede mong action na gawin. Sa kanya, once, eto ha, sinasabi ko lang, once na ginawa mo to, pwede kanyang tamagan. Kasi off na kayo eh, as in off, hiwalay, break, as in ganun. Pero pwede kayong magkabalikan, gaya nga na sinabi ko. Yun nga lang, talaga magastos siya. Pero may chance na magkabalikan kayo once na ito ginawa. Yun. So yun yung nakikita ko dito. Yung action mo sa action niya, sa ngayon kasi, sa nakikita ko, parang, sa'yo, eto ha, vice versa, sa'yo, pabigat siya, yun yung iniisip mo. Pero sa kanya, iniisip din naman niya yun. Kumbaga, ikaw, may naitutulong sa kanya, siya, meron din naman, kaso nga lang, siya pa yung mas ma-pride sa'yo kaysa sa'yo kahit na ikaw yung may naitutulong sa kanya. Okay? So, some of you naman, may nakikita ko dito na kaya hirap itong tao na to na piliin ka, some of you ah, piliin ka kasi nga, dahil sa anak, may anak na involved. Okay, kaya parang ano muna sa kanya, lilo muna siya kasi nga meron siyang responsibility sa iba. Okay? So, advice dito, nakikita ko naman na may chance na maging kayo ulit o magkabalikan kayo o forever na magsama kayo o forever na maging kayo. May chance. Kung gagawan mo nga siya ng action. Okay? So, yun yung nakikita ko dito. Pero sa kanya kasi, tsaka lang siya mag-move o gagawa ng ano, ng antay dito, ng action niya, once na talaga ginawa ito. Yun yung nakikita ko dito. Yun nga yung ritual. Ayan. So, yun lang, kumbaga yun yung pag-asa mo para maging maayos itong situation mo. Ayan, so some of you, hindi alam kung hindi makaka-relate dito, pero wag mong babasa. Ayan, so general reading to, hindi to one collective energy, so hindi ito personal reading, wala akong minimension na kahit sinong pangalan dito, ayan. So yun yung reading natin ngayon. Thank you and God bless.